So ito po yung next topic natin, yung si Congressman Defensor. Oh. Statement ni Congressman Defensor ng anak kalusugan, party list. I've been carefully following the debates on the use of and pwede ko itong sabihin. Sorry. Yung gamot. Oh, basta yung Invermic, hindi ko na idiritso yung ano. As a cure and preventive medicine against, alam na ninyo. When I have kept an open mind reading and watching the available materials on this subject, I kept my peace knowing that the subject matter is best left to the experts as any policy pro or against may have dire effects on our people. However, I want to relate my personal experience on the matter as I was infected by the 3 weeks ago and is now fortunately negative. Naka-recover na po. I have remained quarantined to this day as there are still 3 people in my household that will have to be tested next week. I thank God that none of us turned out to be severe. And our 4-year-old Juliana was not affected. O, kita ninyo. Kung totoo po, mga kababayan, na ito ay nakakatakot, bakit ang isang bata na 4 years old hindi man po na-infect? Sabi ko sa inyo, mga kababayan, there is really no prescribed cure as for the moment, but the meds and vitamins I took help me endure and recover from the sickness, which brings me to my point. Why is the FDA and DOH ay hindi raw, mga kababayan, kino-consider ito? Yung gamot na tinik niya, so yung Invermic, bakit anya? When there is no proven cure, wala pa man anya kayong napapatunayan, bakit hindi na lang ninyo ito gamitin? Will they also ban ibuprofen and paracetamol when people with bigo also take them during the sickness? Yun ang yung ininom ko. O ngayon, Congressman Defensor, yamang nabanggit mo po ito. And it is based on your experience that you recover fast. Nang kayo po ay gumamit noon, bakit hindi ninyo ipatawag sa Congress? You have that power to investigate. Ba't hindi kayo magpasa po ng resolusyon? Ba't hindi po kayo mag-privileged speech? I urge you, tulad po ng panawagan ko sana noon sa kapatid ni kasi ni Gwen, pero hindi man po ginawa. Diwang ko kung may pumipigil sa kanila. Pero kayo po, matapang kayo, binangga ninyo yung mga magagaling dito sa Pilipinas. Ba't hindi po ninyo gawin? Invite po ninyo yung DOH. Patawag ninyo kung bakit ito ibinabawal. Ito din yung Congressman Mike, yung ipinaglalaban ng Flatten the Fear Doctors. Di-invite po ninyo, including Galvez Tan, the former secretary, or you can invite foreign experts. Sabi ko nga, naghihintay lang yun ng invitation, Congressman Mike, kasi
tingnan mo, nag-iikot sila sa buong mundo. In the Congress of the Philippines, is very good venue for them to air their side as they are being censored by all forms of media. That way, doon mismo sa Congress sila ng Pilipinas magsasalita, and it will be covered all throughout the world. Magkakatulong ito, Congressman Mike, para maitama natin yung mga mali na nangyayari dito sa ating bansa. Yun na, nasimulan mo na eh. And you have your experience yourself. Tama po kayo? Ay, salamat. Sinabi pala niya dito, hindi ko man nabasa. Kahit hindi pala ako manawagan kay Congressman Mike. Ito na pala. I will file a resolution Monday ngayon. Salute to you, Congressman White. Pag ginawa mo yon, iboboto kita takbo kang senador. Iboboto kita senador. At yung mga kababayan natin sa buong mundo, I think, other than yung, sumikat ka na kasi eh. Yung sa PhilHealth investigation yon. Nasimulan mo na doon. Ito na. I will file a resolution on Monday for the Committee on Health to conduct an investigation in aid of legislation on this matter. We need to hear the experts, most especially the DOH and FDA, as the regulatory agencies on the matter, and ask why the inflexibility against ivermectin. I talk ivermectin. To be honest, I do not know if it helped along with other meds and vitamins I took, but I am negative for the Bidco now, and that is all that matters. God guide us. Ito na yung simula, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, may mga nangyayari ding maganda. In Mike Defensor Santiago. Ay, tama ba? Mike Defensor Santiago ba yung pangalan niya? Mike Defensor man niya lang yata. Si Defensor Santiago pa pala, si Miriam yun. In Mike Defensor will be on our side now. You see? Pray for him, mga kababayan. At yung ating isang senadora, si Amy, ipanalangin din natin na sana, di ba yung position niya is to abolish the IATF? Kaya lang, yung mga Marcoses, mga kababayan, including BBM and Amy Marcos, pabor din sa bakuna, o bakulaw. Panalangin natin na makita nila yung liwanag. Kasi, nasa side na natin siya eh. Di ba? So, magandang development po ito, mga kababayan, na nangyayari. Ngayon, ito yung isang balita dito. Government eyes 25% drop in new cases now. The government is seeking to reduce the number of the daily Bidco infections. Presidential spokesman Harry Roque said the growth in the number of infections is expected to slow as mobility would be limited due to the enforcement of the ACQ now. Starting today until April 4 in Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, and Rizal. Prangkayin kita, no? Secretary Spokes Roque. Itong kampo ninyo, asa ka pa? Close to 10,000 ako. Kahit mag-restrict kayo dyan, i-ECQ ninyo, hanggat hindi ninyo tinitigilan yung rollout,
Sabi ko sa inyo, mamuhay tayo ng tahimik. Bumalik kayo. Bumalik tayo sa dati. Huwag kayong test ng test. So, to, sabi ni ano? Sabi ni Dr. Ron, yun ang tama. Testan niya kayo ng test. O ano niya nakuha kaninyo? Other than yung nakurakot niya sa... Hello, Mami. Dali lang po. Hindi man ninyo kailangan mag-test. Bakit? Itong sakit na to, tama si Dr. Ron. Bakit mo niya ititest ang sakit na kahit hindi mo ginamot, nakaka-recover after 14 days? Ano niya yung kinakabahala ninyo? Yun ang punto natin noon pala. Anong problema ninyo rito? Nabuang na kasi kayo. Hindi man totoo kasi yung sinasabi ninyo that this is deadly. Hindi man totoo. Sinabi lang kasi sa inyo na it is deadly. Pero in truth, it is not. Mas deadly yung ibang sakit. Mas deadly yung sa puso, heart attack, 99,000 patay. Dito ilan lang, dinoktor pa ninyo yung bilang. Hindi pa nga mag-maintimil. Yung totoong records, 8,000 pa lang, hindi pa sigurado. Kung totoo itong deadly, gamitan ninyo ng common sense, ha? Kung totoo itong deadly, no need for you to test. Ang totoong deadly, yung Ebola. Ay, Ebola. Hindi man Ebola. Ano yung nangyari doon? So, Black Death? Yun ang totoong deadly. Bakit? Tumutumba na lang yung mga tao. Pak. 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 Yun. Pero ito po, bubonik. Yun ang deadly. The bubonic plague, deadly talaga yon. No need for you to test. Mamamatay ka na lang bigla. Pak! Patay. Pak! Patay. Ngayon, yung sa Brazil, sa kwentong yun. Yung Brasilia, yung Brazil variant niya. May nakita kayong lot drama. Pinakita yung simenteryo, wala man nililibing. Tapos yung dinokumen, isa man lang na taol. Ang lawak niya dito, ang daming. Nagbasa kasi kayo ng kwento. Hindi man ninyo tinignan kung totoo. Pansinin ninyo yung balita. Tapos, kinuha na ng footage sa taas. Ang lawak. Diyan na niya linibing. Naniwala naman kayo. Pero yung kinunan, di man nga binuksan kung may bangkay nga doon. Basta may casket nililibing ng mga nagpaka... parang mga astronaut. Tapos ang laki ng kwento, headline nila. Pag namatay po si Dibol, naka-recover na nga si Dibol. At si Harry Roque, na maubos po mula presidente hanggang mga mayors. Pag naubos kayo, baka maniwala kami. Okay? Simula, Presidente, yung Pangulo nga natin, nag-birthday pa lang, happy birthday, Tatay Diggs. Buhay pa. Hindi man magmas,
Sabi magmas sa bahay, nandun sa bahay niya, nakasyort. Hindi man magmas. Follow the leader. Ba't kami magmamas? Yung leader nga natin matanda, 76 years old na. Ang daming comorbidities, buhay pa. Yung spokesman niya, laging kasama, nag-positive. Si Roque, buhay pa rin. Si Dibol, buhay. Si Navarro pala yun, yung nadalawahan. O si Secretary Navarro, buhay din, matanda na rin yun. Si Anyong Tubig, Anyong Lupa, buhay pa rin. Pag maubos kayo, o kahit kalati na lang, kalati din ng mga senador, patay. Yung kalati ng Congress, patay din. Ano pa yung mga na-infect na, no? Na-infect na opisina. Lahat ng may na-infect na opisina, kalati nun, patay, maniwala na ako. I am on your side. Hanggang ngayon, buhay pa kayo. Tapos, tinatakot ninyo yung taong bayan. Sinara ninyo. Curfew dito, curfew doon. Di man kailangan ninyo mag-curfew. Bakit? Sa gabi nga, kahit walang curfew, kukunti ang tao. Baliktad yung epekto eh. Kaya yung mga tao, nagka-crowding sila kung gusto ninyo ng social distancing. Buksan ninyo lang. Walang korpo-korpyo. Kasi ang nangyayari, siyempre, mag-anap buhay yung tao. Makikipagsiksikan yung mga trabahantes, empleyado, makikipagsiksikan doon sa terminal. Kasi nga, hinabol yung korpyo ninyong 6 o'clock. Ayun tuloy. Parang yung ginawa dito. Paano hindi magsiksikan yung mga tao sa market na may oras lang kung anong oras lang magsimula na mag-market? Yung tao tuloy nagsiksikan. O puntan niya tayo doon, baka makubusan tayo ng paninda. Ngayon, yun din ang epekto. Uwi na niya tayo. Abol tayo ng biyahe. Ayun, sabay-sabay sila kasi abutin tayo ng korpyo. Baka hugutin tayo. Baka huliin tayo ng mga pulis. O dunan nun. Nasa loob ng compound, nagsasara ng tindahan para umuwi. Hinugot ng pulis. Korpyoan niya. Attorney Roque, tigilan ninyo yung ganitong mga statement. Nang mumukha kayong hindi abogado, 25% drop, it will not happen. Bakit? Naniniwala kasi kayo sa mga kasinungalingan ng mga kabalerns at sa kayong octopus. Hindi ito mangyari. Pag ang sinundan ninyong kwento, yung kwento ng mga sinungaling, dudubli po ito. It's not 25%. Drop. It will be 25%, 50%, 80% spike. Kasi po, bakit ko nasabi, Secretary Roque? Baliktad po ang epekto kasi sa tao ng mga pinagpapasunod ninyong policy. All the actions, policy, response. Baliktad po ang epekto. You want to save the economy, you lock down. Paano mo maililigtas ang economy? You lock down. Kung gusto ninyong i-save ang economy, stop the lockdown. Go back to normal. Cure the sick. Makinig kayo doon sa matitinyong doktor na may gamot. Huwag kayong aasa dito sa bakulaw kasi ang bakulaw, baliktad ang epekto.
by their admission mismo, mismong gumawa ang nagsabi, kahit ikaw tumanggap, hindi ka pa rin immune. So hindi siya immunity. Tama nga yung sabi ni Birnon, Dr. Birnon, Birnon Coleman, saka ni Tempini, na ito hindi man po siya talaga immunity. Di man lang siya. We cannot classify it as immunity. Pakinggan ninyo. Bakit? Baliktad yung epekto. Pag sinabing immune, dapat hindi ka na tatablan. Ang epekto nito, imbis na hindi ka tatablan, patay. Yung sa Isabela, midwife, patay. Ito na ngayon, Zambales, doktor. Ayaw ninyo kasi makinig. Anyway, sige, ituloy lang ninyo.